Hello guys! Welcome ulit dito sa ating bagong video. Today, pag-uusapan natin yung auto-comment features ng Team SS program. So, ito ay medyo bagong update but same concept. Gagamitin natin yung Visual Flow Builder tsaka medyo may konting pagbabago kung paano mo hahanapin yung pag-create ng comment automation. Okay? So, tara, punta na tayo sa ating website. So, as you can see, nandito tayo sa Team SS program website. So, simple lang para makapag-start ka ng auto-comment boot is i-click yung auto-comment growth tools. Okay? So, i-click nyo yan. And then, makikita mo lahat ng may kinalaman sa so meron tayong comment templates, ibig sabihin you can use this comment template pang comment, no? So marami na yan, pag clinic mo pwede ka mag-create ng comment templates dito, pero hindi yan yung gagamitin natin ngayon. Pwede ka rin mag-create ng reply templates, ibig sabihin ito yung pang-re-reply mo, pwede ka na rin ayan, pwede ka na mag-create, parang ito meron na tayong nagawa dito. Or, pwede ka mag-create ng, yun nga, campaign. So, ito yung campaign. Ibig sabihin itong campaign, meron ka nang na-create. Meron ka nang na-post. Meron ka nang nagawang post doon sa page mo. Okay? So, pag-click natin itong auto-comment campaign, or either details, or yung auto-comment campaign, once na-click natin yan, ayan, mapupunta tayo dito. So, be reminded kung ilan yung page mo. Kung tatlo, dapat. Kung ano yung page na gusto mong edit o lagyan ng auto-comment, yun dapat yung nakaselect. So, ibig sabihin, pag naka-blue, yan yung nakaselect. But this time kasi, isa lang yung page natin, which is si Front Row Lock Shop. Now, ang gagawin mo is, pipiliin mo kung ano yung post na gusto mo. So, as you can see, marami na tayong mga post. Mayroong last 2 days ago. May post ako, 3 days ago. So, pwede ko yung lagyan ng sample for the auto-comment. So, let's say ito itong 2 days ago. So, make sure guys, alam mo kung ano yung post na gusto mong lagyan ng comment. So, let's say ito, yan. Ito, sample to ng ano. Alam ko to eh. So, pag pumunta ka sa page, okay, punta tayo muna sa page para lang may idea kayo. So, ito yung page natin. Okay. So, as you can see, dito sa page natin, ayan, ito yung tinutukoy ko. So, gagawa natin to, no? Tara at magnegosyo, wala kang pansimula message as ako bahala sa'yo. Let's see, kung ano man yung caption na ginawa mo. That is a sample caption lang, sample post lang naman. Ayan. So, ngayon, lalagyan natin to ng auto-comment na tipong pag may nag-type ng how or kung ano man gusto mong comment, merong mag-auto reply. Okay. So, ito yun. Kung mapapansin mo yung picture, diba? Yan. Ito yan. Nakikita nyo. Sana nakikita nyo kahit maliit yung view na, no? So, i-click natin to. Ayan. Tapos, click natin tong enable auto reply. Ayan. Enable auto reply. And then, ayan. Once na-click natin enable auto reply, kapag meron ka ng nagawang templates, diba kanina, balik tayo dito, no? Sa comment growth tool. Meron dito reply templates. So, kasi pwede ka na mag-create ng mga reply templates. So, pwede mo nang i-pull out yung nagawa. Kung makikita mo dito sa reply templates, meron tayo dito isang nagawa na. May locks padala na tayo dito, no? Ng templates name. Locks padala. So, kaya pag pumunta ka dito, tapos punta ka sa automation campaign, at nagpunta ka dito sa yan, clinic natin tong parang settings na to, ayan, clinic natin yan, i-click natin yung enable auto reply, ayan. So pag clinic natin yan, pwede mong hanapin dito yan, locks padala, kasi yun yung template. But what if ayaw mo gamitin yung template or wala ka pang template? Ang gagawin mo, itatanggalin mo lang to, i-off mo to, kasi naka-yes ka, dapat nga may no yan dito. So, o-off natin yan, ino-no natin yan. Kasi sabi, do you want to use save templates? Ibig sabihin, naka-yes. Ngayon, pag hindi, nakaganyan yan, ibig sabihin, gagawa ka ng bago. Now, itong label, it's your option. Pwede ka maglagay
ng label kasi pag nag-follow up ka, pwede mong gamitin to. So, you can create label, pwede mong click to, tapos mag-create ka ng label. Let's see, kunwari, nilagay mo, Lux White, kung ano man. So, dapat relevant dun sa post mo para alam mo kung paano mo sila ipa-follow up. So, but this time, hindi muna natin lalagyan to ng label. Pero again, pwede ka maglagay ng label for the follow-up purposes. Now, next, what do you want about offensive comments? So, ano daw gusto mong gawin sa mga offensive comment? Ano yung mga offensive comment? Ito yung example ng scam, fake, kalokohan, tulfo, yan. May mga, diba, mga ganun, o. So, ano gusto mo i-hide or i-delete? Ako minsan gusto ko talaga dinidelete eh, para at least matanggal na sila. Pero ito, option mo yan. Pero may mga nagsasabi ng mga expert na kapag ikaw ay mahilig mag-delete ng comment, ay nagkakaroon ng negative algorithm sa iyong page or sa iyong post kasi nagdi-delete ka ng comment. So, I don't know kung gaano katotoo yun, pero it's your, nasa iyo yun. Kung gusto mong gawin, kung gusto mong i-delete. But this time, magsasample tayo. So, delete natin, tapos lagay tayo ng comments. So, let's say, lagay natin to scam. Now, as you can see, nakalagay dito, type keyword, kung makikita nyo, sana nababasa nyo. Type keyword here in comma separated. Okay, so makikita nyo. Sabihin, parang ganito, keyword number one, tapos comma, tapos yung text na. Okay? So, let's say, scam. Tapos, lagyan ko ng space. Ay, ng ano, comma. Tulpo. Kalokohan. Kalokohan. Yan. Fake. Yan. Kung ano man yan. Okay, yan. Mga hate comment. Pwedeng yung mga mura na comment. Yan, gusto nyo tanggalin. Okay din yan. Tapos, ngayon, may option ka rin dito. No? May nakalagay dito. Select message template. Ibig sabihin, kapag nag-comment sila ng ganito, bukod sa mabubura yung comment nila, pwede mo silang senda ng message sa PM nila, sa inbox nila, privately. So, pwede ka maglagay ng send message doon. So, pipili ka kung yung nagawa mo na, tulad nito, marami na tayong mga nagawa na sample ng templates, or you can create yun, add message template. But, this time, diba, ano na nga eh, dinelete mo na yung comment. Piling ko, wala na tayong dapat oras para sa akin na i-commentan siya. Or I mean, mag-send tayo ng message sa kanya. So, pasok tayo sa next. Yan. Do you want to send reply message to a user multiple times? Ibig sabihin, let's say, paulit-ulit siyang nagsabi ng how. O, pwede ikaw masusunod kung gusto mong paulit-ulit siyang mag-replyan ng same reply. So, ako yes. Ayan. Tapos, do you want to enable ko auto-comment reply? Yes. That's the reason bakit natin ito ginagawa. And then, do you want to like on comment by page? Pwedeng yes. Ibig sabihin yan, kapag ka nag-comment, mayroong ilalike ng page. Okay. Auto-like yan. Ang tawag dyan. So, yan. O kaya, next naman is, do you want to hide comments after commenting reply? So, gusto mo bang i-hide yung comment after mong mag-comment ng auto comment? Gusto mo bang, alam ba, nag-reply na yung commenter mo, yung auto comment mo, gusto mo bang i-hide yung comment niya? Kasi ayaw natin, ito anti ano to sniper. Ano yung mga sniper? Ito yung mga taong naghahanap lang ng mga interesado na nagko-comment tapos gusto nilang komentan o pera nila na mababa. Yung mga ganong klaseng tao, no? Pero yan, pwede mong gawin to. Pero sa akin parang tawag dito, parang nagkakaroon ng problema. I think Facebook bug ito, pero somehow, dahil hinide mo yung comment, hindi na yung nag-trigger yung reply dahil na-hide yung comment. Eh. Pero somehow, gumagana. Facebook bug yun. Ah. Okay. So, but this time, ayaw ko muna maglagay ng hide comments. Kasi gusto ko nga nakikita ng tao na maraming nagko-comment. Okay? So, next, ayan, generic ba yung message mo to all? Ayan, ibig sabihin, pag sinabing generic, lahat ng comment, re-reply yan.
Okay, kahit tuldok lang na comment, period, reply. Kahit hate comment, reply. Yan ibig sabihin ng generic message for all. But this time, ayaw ko niyan. Gusto ko yung keyword. Okay? So, let's say, send message by filtering word or sentence. So, let's say, gusto ko yung how. Yan ang madalas na ginagamit ng iba. How? Yes. Paano? Yan, mga words na yan. Ikaw bahala. Depende yan sa post mo, ha. Dapat relevant. Tsaka dapat kinokomand. Actually, yung pinaka-the best, no? I-command mo sa post mo yung gusto mong ipa-comment sa kanila para talagang mag-trigger. Let's say, kunwari, if you want to learn kung paano ka mag-start ng sarili mong online business, comment ka lang ng yes sa baba. Sa comment box. Let's say, ganun. So, yun, ilalagay mo yun sa caption para klaro sa kanila na yes yung i-comment nila. Ayan. Kasi minsan may mga tanga talagang tao. Pero minsan kahit may instruction, hindi nila sinusunod. May ganun talaga. So, kaya pwede kang gumawa ng mga halimbawa, how, yes, medyo, paano, medyo may magkakapareho sila ng purpose ng comment. Ibig sabihin, same lang ng gusto nilang malaman. Okay? Yung post mo. Sorry ha. Auto-reply name campaign pala ito. Select muna natin to, cut natin to. Dapat dito title. So let's say ang dito is business. Oh. Lagyan ko lang ng pangalan, kahit anong name nito. Basta maparam yung name lang na yan para pag hinanap mo tong comment yung sinet up mo no to, mabilis mo mahanap. So siyempre dapat relevant dun sa post mo yung mga pangalan. Okay? So ako nilagyan ko lang ng business. And then, ito yung filter word. Yung sinasabi ko kanina. Okay? Filter word. So, as you can see, makikita mo itong parang kulay blue. Pag-clinic mo yan. Wala. Ayaw lumalabas ha. Bakit ayaw lumabas? Dapat dito mayroon itong instruction. But, sinasabi lang sa instruction dito, parang ganito. Kailangan, kung gusto mo maglagay, lagay ka ng tawag dito, words, tapos comma, words comma, kung gusto mo ng multiple words. So, ito nga, how, and then, ayan, next is, ayan, actually, pwede ka mag-create ng iba-ibang reply para bawat, bawat comment, guys. Mamaya, mas magigets. So, ito muna, pwede ka, kahit anong comment nila dyan, pwede ka mag-randomly types ng comment. Ano yung randomly? So, pwede ka mag-create ng unlimited na iba't ibang klase ng reply. So, this time, gawa lang tayo tatlo, dalawa. So, paano gagawin yun? So, gagamitin nyo po yung curly bracket. Ito yung curly bracket. Ayan, ibig sabihin yan. Curly bracket. Okay? Now, tapos, ilagay mo thank you sa interest. Tapos, mention natin yung name. O kaya tag user natin, tag user. Ayan. Ibig sabihin ng tag user, imi-mention. Iba yung sinabi lang yung pangalan. Iba lang yung pinoint title yung pangalan. Ito, imi-mention talaga. Tag user ang tawag dyan. Okay? Pero somehow, may Facebook bug, hindi natatag. May ganun. Okay? So, yan. Thank you sa interest sa nito. Yan yung tag user. Kung sino yung nag-comment. Tapos, lagyan lang natin. Please, check your inbox for more info. Ayan. Kalagay, for more info. Tapos, lagyan natin ng konting smiley. Okay, period. Tapos, smiley. Ayan. Tapos, ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin to ng space. Tapos, yung parang guhit na ano. So, saan nakikita yung parang guhit? Ayan. Alam mo yung backward slash? Sa keyboard, may backward. Sayang, no? Hindi nyo rin makikita eh. Sa keyboard, may backward slash na tinatawag. Ayan. Di ba may forward slash? Magkasama yung forward slash saka question mark. Si backward slash, kasama niyo yung, ito yung patayo. Hindi ko alam yung tawag dito eh. Sorry ha. Nasa taas siya ng enter. Okay? Or nasa baba ng delete. Ayan. Katabi siya ng curly bracket. Okay? Next. So, ibig sabihin, pag may ganyan, ito yung unang reply, yung sa kabila. Yung kung mayroong guhit, yung
unang ginawa natin, yun yung unang reply. So ngayon, yung next na i-input natin dito, ito yung pangalawang reply. So, ayan. Latag ulit natin, tag tayo ng user, tapos lagay natin. Please check your inbox for message, for details. Thank you. Ayan. Tapos lagay natin ng smiley again. Ayan. Oh, ayan. Tapos kung gusto mo palagyan ng ano, isa pang comment, ayan, same ulit, lagay lang ng curly bracket. Tapos, please check your inbox for more info, for details. Tapos tag natin ulit, and then smiley. Thank you. Tapos, drop, smiley. And then, ngayon, hindi na tayo maglalagay nung ito. Hindi na tayo maglalagay nito. Nito. Kasi nga, tatlo lang gagawin natin. Ang gagawin natin, i-close na natin yan. Curly bracket na close, what you call that? Close, ano? Curly bracket. Okay? Kasi open curly bracket yung kanina. Okay? Tapos, ito pa maganda, pwede ka maglagay ng pictures or video. Pwede ka mag-upload or pwede ka kumuha ng link, no? Alam mo, yung mga GIF na link, pwede nyo ilagay dito. But this time, medyo ako sa akin na hindi ko sinasuggest kasi pag nilagyan mo yon, bumabagal lalo yung pag-send ng comment. So, mas maganda na yung pure text lang. Ang mahalaga kasi dito yung message talaga. O, next. Ngayon, ano ngayon yung reply na ibibigay natin? After, kasi sabi natin dito, thank you sa interest. Please check your inbox for me. Ibig sabihin, nag-message tayo. Ito yung gagawin natin ito. Please select the message. So, ito po. Sa mga mobile user, ang gagamitin nyo po is yung classic builder. So, ito yan. Pag-click mo tong add message template, pwede ka mag-create. Okay? Pwede ka mag-create. Ayan. Tapos, lagay ka lang ng ano. Medyo naglo-load lang, no? Ayan, lagay mo yung name ng templates mo. So, let's say, sample reply. Ayan, sample reply. Okay, tapos, ayan, yung labels, pwede ka maglagay. Pwede ka maglagay ng sequence, pero sa ibang topic natin to, no? Tapos, ito yung reply. Ibig sabihin, ito yung isesend sa kanya. So, anong gusto mong send? Text? Or gusto mo ng text with button? Meron tayo yung text with button. Ito yung mahilig ako. Text with button. Meron din text lang. Gusto mo. Pwede ka rin ano. Now, kunwari ito, text with button. Type mo lang dyan yung ano mo, tapos lagay ka ng button dito. Depende sa kung anong gusto mo lagay button. Gusto mo URL, etc. Lagay mo dyan, tapos lagay mo dito yung URL. So, bahala. Now, ito ngayon. Guys, pagka galing sa comment, okay, ito, tandaan nyo to, tandaan mo maigi. Pag galing sa comment o automation ng comment, hanggang dalawa lang na types of reply ang pwede mong ano. Hindi ka pwede mag-create ng mga 10 reply kasi ang rules ni Facebook pagdating sa auto-comment is hanggang dalawa lang ang sinasuggest. Okay? So, ibig sabihin, ito yung reply number 1, ito yung reply number 2. Pag click natin itong add more reply, ayan. Pwede ka mag-create. Let's say dito gusto mo carousel yung ilagay mo. Carousel, ayan. Pwede yan. Okay? But this time, patas pag okay na to, simple lang ang gagawin mo is i-click mo lang tong choose. Sorry. Bakit wala tayong ano? Ayan. So, let's say nagkara. Lagay lang natin text lang. Kasi so, yan. Let's say yan. Mayroon tayong text dito. May button. Nilagyan natin to ng URL. Let's say, kunwari, URL yan. I-click mo lang yung submit. Okay? Pag-click mo yung submit, meron pong lalabas dito. Kasi ayoko itong gawin. Ngayon, may lalabas dito na parang successful. And then, once na-click na yung successful, click mo yung close and refresh list. Ito ay para sa mobile. Now, ngayon ganito. Meron tayong tinatawag na
Okay, so ko-close lang natin 'yan. Meron tayong tinatawag na visual flow builder. So yung ilalagay natin dito, gagawin na natin siya sa visual flow builder. So mag-open tayo ng bagong tab, okay? Tapos ngayon, iurong ko lang yung aking mukha, ayan. So makikita nyo dito, meron tayong visual flow builder, ayan. I-click mo 'yan at magki-create tayo ng flow. So dalawang reply lang yung gagawin natin, no? So create new flow. Okay, tapos pipiliin mo yung page na gusto mo. So ito, front row lock shop yung page natin. And then click natin yung okay. Okay? Now, ito na ngayon yung flow natin. So pangalanan natin tong flow na to. Let's see, lagay ko dito. Double click natin to. Tapos lagay natin ang pangalan. So ang pangalan natin dito is let's say ang ano natin dito is sample flow. Sample comment reply. Ayan. Yan yung ano natin, no? Tapos click lang natin yung okay. You can add sequence again. Kung maalala mo kanina, dito sa add ng templates dito, pwede ka din mag-add ng sequence, 'di ba? Meron din way para mag-add ka ng sequence kapag ginamit mo yung ito, tulad nito, 'di ba? Meron din sequence, meron din tong label. Same din dito. Kaya lang ito, bago to. Ayan. Flow builder. May nakalagay label tsaka may sequence. Okay. Again, pwedeng maglagay ka, pwedeng hindi. Click natin yung okay. So as you can see, nakalagay na din sample comment reply. So ano ngayon yung reply na gusto nating ilagay? Ang gusto nating ilagay is yung text. Okay? So lagay tayo ng text. Ito ngayon yung text. So ang gusto kong ilagay is lagay ko dito yung next. Next. Ay, pwede pa tayo. Yan, na-connect na. And then, ang gawin natin is double click natin yung text. Tapos, dahil ang post natin, kung makikita nyo yung post natin dito ay tara na at magnegosyo. Wala kang pangsimula. Message us. Ako, kami yung bahala sa'yo. So, dito muna, maglalagay muna ako ng text. Yan. Let's say, ang gusto kong lagay, thank you. Thank you. Tapos yung first name sa interest mo na mag ano yung ano natin, anong usapan natin dito, mag-start ng business na mag-start ng business or negosyo. Yan, negosyo. Are you ready? Ako normal kapag may ganito, nagtatanong muna ako ng ano, okay lang ba na mag-send ako sa'yo ng mga message if para matulungan kita paano mag-start ng negosyo? Kunwari, ito. Ito yung unang ano ko. Guys, sa paggawa ng text, negosyo. Sa paggawa ng text, huwag masyadong mahaba. Okay? Kasi una, si Facebook may limit lang. I think 90 words yung pagkaalala. Hindi ko na alam ngayon. Okay? So, make it sure na hindi ganun kahaba yung ginawa mong text. Kaya sa akin, maiksi lang, diba? Tapos pwede ko maglagay ng typing on delay. Ibig sabihin, parang nagta-type. Ayan o, parang ito, typing on delay. Now, next. Gusto ko dalawang text eh. So, ang gagawin natin is, lagay tayo dito ng text ulit. Lagay natin sa next. Kasi gusto ko magkasunod lang sila. Text. Tapos, double click and then lagay natin, please confirm. Confirm if okay lang sa'yo. Ayan. Kunwari, guys, please confirm if okay lang sa'yo. So, yan lang yung text ko. Okay, tapos, lagay natin ang display. Ngayon, lalagyan ko to ng button. Dudugtungan ko ng button. Kaya makikita nyo, may buttons po dito. Kuha tayo ng buttons dito sa gilid. Ayan. Tapos, lagay natin dito.
Lagay ko dito button, tapos lagay natin yes. Okay lang. So ngayon, maglalagay tayo ng sequence dito. Button type. Anong button type? Gusto ko postback na button. Ibig sabihin may another reply. Okay? So let's say, ang gusto kong gawin is new postback. And then click OK. So mayroong lalabas na new postback. Ito, bagong reply. Ibig sabihin. Pero ang reply lang na makukuha niya ito. So ito, new postback. So lagay natin to. Lagay natin dito is sample reply comment yes. Ayan. Kunwari lang naman yan. And then click natin yung okay. Ayan. So may new postback tayo and then lagay ulit tayo ng text. Okay. And then lagay ako ng good. Thank you sa pag confirm. Yeah, tapos like mention natin. Gusto ko, wait lang. Good, thank you sa pag-confirm. You can, kaya lagay ko, may hinanda ako na video presentation o video training para sa'yo. Video training na magtuturo, magtuturo kung paano ka magtuturo ng step by step kung paano ka mag-start ng business. Guys, itong ginagawa ko sample lang ha. So kailangan meron ka, diba? Mas maganda, mas creative ka. Okay. Okay? So, click the watch and watch button below. Ayan. So, ayan. Tapos, click natin lang, lagyan natin ng konting reply, 2 seconds, and then, ayan. So, sabi ko dito, click watch button. So, lalagyan natin to ng button. Ulit. Button. And then, lagay natin dito button. Tapos, lagay natin watch. Tapos, lagay natin tong button na to, web view tool. Kasi gusto ko lagyan ng presentation na meron na ako. Okay? So, kayo bahala. Pwede mong ilagay yung presentation ng front row. Make it sure na naka, o kung ano man yung presentation na ginagamit mo, no? Guys, hindi lang naman ito pang front row na tools. Kung ano man gusto mong pakita sa kanya, yun yung ilalagay mo sa URL. Gusto mong ilagay siya sa, pasok mo sa, papuntay mo siya sa isang bang website, sa store mo, pwede. Make it sure lang na yung ilalagay mo na URL dito, so let's say ako, lalagay ko dito, meron tayong okay, yan. Ito yung meron akong presentation na ginawa para sa akin. So, copy ko Hi! To. Congratulations! Dahil nakarating X ko lang to, lagay ko to dito. So, make it sure, itong link na to, nasa whitelisted domain to. So, click mo ko muna tong okay. Ayan. Ayan. Tapusin natin to. Tapos, open ulit ako ng TeamSS program bot, ha. Medyo tatlo na yung open natin. Punta tayo sa Messenger bot. Ayan. Tapos click natin tong whitelisted domain. Nakikita nyo to, whitelisted domain. Tapos make it sure na i-add mo yung domain. Piliin mo yung page tapos lagay mo yung domain na nilagay mo. And then click mo yung save. Okay? So save natin to. Ayan. And then success. So make it sure na add mo yung domain na yun para mag-work yung flow mo. Okay? So, balik tayo dito. Now, makakakita mo dito, dapat may option yung tao. So, merong yes, okay lang. Lagay tayo ng no. Diba? Lagay tayo ng button ulit. Button, tapos dugtong natin dito. And then, lagay na to no. Sorry. Lagay.
Tapos lagay na tayo ng new postback ulit and then click OK and then maglagay tayo ng sample reply no. Ayan. So ngayon, lagay tayo ng text. And then next and then double tick, lagay ko lang dito it's okay, I understand. Thank you sa pag-visit dito sa page to. Ayan. And then, click mo na yung okay. So, yan na. Now, you can arrange this by clicking this sa yung gitna. And makikita mo yung itsura. So, yan. May kita nyo, ayan. Ganyan yung pagkakasunod niya, no? Ayan. So, click na natin tong save. So, as you can see, na-save siya, no? Now, balik na ngayon tayo dito. Tandaan nyo ito, ha? Sample, comment, reply. Yan yung ginawa natin. So, ang gagawin natin, pagbalik natin dito, i-click natin tong refresh list. Mas maganda nga, bago kayo mag-create ng auto-comment, nakagawa na kayo nitong visual flow builder natin. Yung flow ng reply mo. But, ngayon kasi, gusto ko lang pakita sa inyo kanina na yun yung pwede nyong gawin. Okay, so refresh natin to, yung list, click natin to, tapos hanapin natin yung sample comment reply. Ayan, sample comment reply ito. Ito na yung nagawa natin. Sample comment reply. Okay? So ngayon yung ngayong after nila mag-comment ng yes, ng how, or paano, eh merong magko-comment sa kanila, may magre-reply sa comment nila, tapos meron din magre-reply sa inbox. How, gano'n yung kaganda. Naman, lupit, no? Now, next, comment reply if not matching found. Ibig sabihin, what if nag-comment siya, tapos hindi walang kamatch, wala sa keyword. Anong, gusto mo ba magkaroon ng reply? Pwede. Ikaw bahala. Pero ako, hindi ko masyado itong ginagamit. Let's say, kunwari, nag-comment siya ng ganito, pwede mo siyang i-mention. Sorry, comment mo hindi ko maintindihan. O kaya, if you are interested, you can comment yes. Pwedeng ganun. Pwede mo, ikaw bahala, pwede mo siyang lagyan ng ganun text. Ibig sabihin, kunwari, nag-comment lang siya ng tuldok, wala sa dito sa choices mo. Yan. Ibig sabihin, hindi nag-found. Yan. Pwede ka maglagay ng reply na. Hindi ko maintindihan yung comment mo. If you're interested, comment yes. O kaya, yan. Kung ano man yung nilagay mo dito. Diba? So, now, eto pa pala guys. Pwede din na maglagay ka ng isa pang same sequence. Halimbawa, eto. Click ko to add. So, magkakaroon ng another. Ayan. Let's say gusto mo lagay dito, magkahiwala yung how, yes, mga ganon. So, bahala. Tapos, magkaibang message din, magkaiba din yung reply. Pwede rin yun. Okay? But this time, hindi na natin yun gagawin. Paano ba i-delete? Wala. Wala tayong delete eh. Hayaan mo lang i-blanko yan. Okay? I-blanko lang natin yan. Now, next naman is, yun nga, yung if comment is not found, tapos pwede ka mag-reply sa kanya ng comment, tapos pwede ka din maglagay ng message sa inbox kapag hindi mo nakita yung comment niya na wala sa keyword. Pero ako, hindi ko na to pinapakialaman itong comment reply if not no matching found. Sobrang bihira ko yan ginagamit. Okay? And, ayan. By the way, itong comment auto reply, hindi ko masyadong ginagamit din to pala guys. Good thing to kasi magkakaroon kayo ng organic na algorithm, no? Kasi nga, the more na maraming nagko-comment, dahil nagre-reply ka, gumaganda yung algorithm. Pero somehow, lalo sa mga e-commerce dyan, pag sobrang dami ng comment, sobrang dami ng auto reply na comment, I think meron lang si Facebook na hanggang 200 auto-comment reply lang ang ina-allow niya in just 1 minute. I think, or kung seconds pa or 1 minute. Pero meron lang silang ganun, no?
Nangyari yan sa akin na sobrang ako sa ano, nagla-live ako and then nagpapa-auto comment ako, sobrang dami. Habang nagla-live ako, nagko-comment sila ng auto comment reply, naban yung aking account ng 3 days na hindi ako pwede mag-reply. Okay, ng mga comment. So, ingat kayo doon. Lalo na kung masyadong maraming comment yung page nyo, no? Make it sure na ano lang, moderate yung pagkakagawa nyo. Okay? So, kaya nga hindi pwede na, kaya hindi ko ginagamit yung ano, itong, what you call that, yung, ito, yung comment not found. Kasi kahit tuldok lang, diba, mayroong magko-comment auto-reply. Gusto ko yung talagang seryoso lang. Yung sumunod sa instruction na mag-comment ka ng yes kung interesado ka. Parang ganun. Okay, now, tapos na tayo. Mamimili ka dalawang button. Either submit or submit and save as template. So, pag klinik mo tong submit, masasubmit lang siya. Pag klinik mo naman yung submit and save as template, ibig sabihin, masisave din to as a template. So, pwede mo tong magamit ulit tong template na to na hindi mo na kailangang i-set up tong mga to kasi na-save mo na. So, kung meron ka mga ganong klaseng post, ayan, i-save and template mo. Yan yung pinaka-the best. Tsaka, mas safe to para it's sakaling hindi gumana yung templates mo o hindi nag-gumana yung pagkagawa mo, pwede mong balikan. Now, click natin tong save as template. Ayan. Para lang maklaro guys ha. Pag pumunta ka doon sa comment growth tool mo, no? Automation campaign. Kung makikita mo dito, yung kaninang ginawa natin, yung inayos natin, eto, makikita mo, wala pang enable auto-reply. Ganyan itsura niya kapag wala pang na-settings. So, isi-save natin to, no? Click natin to, save, submit and save in as a template. Click natin yan. And then, yan, success na. Click natin yung okay. So, as you can see, pag pumunta ka dito, ayan, enable auto-reply. Ibig sabihin, gumana na. O ibig sabihin, na-apply. Pag yan hindi ganyan, pag ganito itsura niyan, ibig sabihin, hindi gumana. Ang gagawin mo, i-click mo ulit yung enable auto-reply. Tapos, kung hindi gumana, ayan, dahil na-save mo na yung template, kaya nga mas maganda na submit and save as a template para makita mo dito yung ginawa mo. Ayan, business. Diba ginawa natin this template business? So, pwede mong gamitin. But anyway, yan. X na natin yan. And then, punta na tayo sa page. Okay? So, punta tayo dito sa page na to. Ito yan. So, as you can see, pwede tayo mag-comment. So, this time, magko-comment tayo as a user. Kasi kung magko-comment tayo dito, tingnan nyo to ha, page po ito. Hindi po ito user. So, make it sure, comment ka as a user. Paano yun? Dati, click mo lang to, tapos, merong lalabas na profile mo. Ba't ngayon nag-iba na, no? So, simple lang po. Punta mo to. Tapos, ayan. May kita nyo, ito yung page, di ba? Punta mo yan. Tapos, yan. Click mo yung profile. Ito yung pinaka-profile ko. So, para klaro po. No? O kaya, gumamit ka ng ibang Facebook account, open mo yung page na to. Kunwari, friend mo, patry mo sa friend mo. Ayan. Kung gusto mong i-testing yung ginawa mo. So, click natin to. And as you can see, dahil ayun, naglo-load siya. So, as a user ngayon ako, no? As a user, hindi as a page. Now, pag pumunta ako dito, pwede ako mag-comment. So, let's say, ang comment natin is yes. Comment natin, yes. Ayan. Yes ba yung unang comment natin, ha? So, may nag-comment po ng yes. As you can see, meron na pong message. Ayan. Tanggalin ko lang yung aking ano kasi nakaharang sa'yo. So, may nakita na kayo na message, no? Diba? Dito, may kita nyo na, ayan. Refresh ko to ha para makita nyo. Siyempre, kung ako yung commenter, makikita maano ko na merong nag-comment reply. So, as you can see, ito. Ayan, no? Ay, sorry, ito pala. Ito. Ayan. So, as you can see, no, please check your inbox for details. Ayan. Minatag yung ano ko, yung page ko. Tapos, thank you. Tapos, makikita nyo, commented on by Team SS Program. Ito, nakikita ko to kasi ako yung admin ng page. Kaya may ganyan. Pero,
pag hindi kin naman admin yung nag-comment, hindi niya makikita kung sino yung nakalagay kung kanino galing yung comment. Anyway, yan. May nag-reply po. Kung makikita nyo, 9:41. Ang oras na po ngayon, 9:42. So, kanina pa yan. So, thank you. Ayan, ito yung ginawa natin. Tapos, ito yung pangalawang reply. Pag-clinic ko tong yes, okay lang. Ayan, ano mangyari? Siyempre, yung ginawa natin na flow kanina. Gagana yun, siyempre. Bakit nga pala hindi gumagana? Nangyari. Ah, yun nga. Siguro hindi pa fully yung ating click natin yung no sorry. Click natin kung gagana yung isang ano ah. Dapat gumana to eh. Check natin guys, bakit di siya gumana. So, punta tayo sa flow. Save natin tong flow. So, as you can see, baka mahaba yung text natin, pero try it natin. Okay pa naman. Check ko lang ulit ha. Baka kasi hindi na ayos yung ano natin. Lagay natin yung ano natin. Sample comment reply. Okay, save. And then success. Okay. Testing natin ulit. As a user. Okay. And then okay. Type ulit tayo ng comment na how. Testing naman niya natin yung how. How? Ayan. So, may message na. So, as you can see, ito na yung message. Try natin yung no sorry. So, nakasapari kasi ako ngayon guys. Testing ko na sa kabilang account ko gagamitin ha. Kasi admin ako nito. So try natin yung isa ang gagamitin natin. So this for demo purposes. Punta tayo sa Google Chrome ko and hanapin natin yung sun nito. Ayan. So try natin dito. Kasi nasa Safari ako, maybe problem ni Facebook again yan. At ako yung admin doon. So, try natin na mag-comment as sa nito. Ayan. So, magko-comment ako dito ng how again. Ayan. Comment tayo ng how. And then yun, meron lang nag-message, as you can see, no? Nag-message. So, try natin. May nag-mention na rin. May kita nyo, ayan, no? Comment, mention. Mas reliable talaga sa Google Chrome, no? Click natin yung no sorry. Ayan. Ayan, as you can see po, guys, dito sa page na to, sa ano na to, sa Google Chrome, gumagana. Maybe because dahil naka Safari ako. Tapos click ko itong yes, okay lang. Ayan. Gumagana din yung yes, okay lang natin. So, pag-clinic natin yung watch, sana gumana din. Kasi nga, ayan. Dahil nilagay natin yung ano eh, yung domain name sa whitelisted, gumana ngayon dito. So, pwede na ngayon yung panoorin nung tao yung ginawa natin. So, yan po yung auto comment. So refresh natin to, close ko lang to. Refresh lang natin tong page, no? At tingnan natin kung
nag-reflect ba, no? Kung nag-reflect ba dito yung mga comment. Okay? Ayaw mag-load yung ating page. Ayan. So, eto. Tingnan natin, no? As you can see, ang dami ng comment. Ayan. Yung sa nito, meron tayong, ayan. Please check your inbox. Ayan. Let's check your inbox. At eto, check your inbox. Ayan. So, ayan po. Yung ating mga auto-comment reply. So, I hope may natutunan ka, naintindihan mo. Medyo mahaba yung video natin kasi gusto ko mas detalyado. And again, gamitin mo siya para mas mag-multiple yung algorithm mo sa yung post. So, kapag mayroong mga organic comment na natatanggap. Yun lang, maraming salamat. Magkita-kita tayo sa next natin na video. Bye-bye!